Good day mga kababayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat, panibagong araw, panibagong update dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. Bago po ang lahat, Lord, maraming salamat po sa panibagong araw na to at salamat din po sa lahat ng ating mga viewers, OFW, Filipino immigrants at sa lahat po ng Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. Maulan na nga po ngayon mga kababayan, kaya lagi nga po tayong magdala ng payong at kapote, no, bata. Anyway, so yan, makikita po natin ngayon yung continuous, no, or yung pagpapatuloy nila ng paglalagay ng prefabricated vertical training. Isa pong proseso na kung saan ay kinukuha, no, or sinisip-sip nito mga puti ng paper drain na itong ibinabaon dito, 17 meters ang lalim. Kinukuha nila yung mga natitirang excess na tubig dito sa ilalim ng buhangin kanilang itinambak. So ito po yung para silang nagtatanim dito ng palay, pero ito po is yung mga paper drain, no, sabi nila na sobrang haba, no, na nakarolyo sa yan. Makikita naman ninyo, no, mga kababayan, mga kulay dilaw na yan, yung pinapagulong ni kuya. So yan po yung mga rolyo ng paper drain na ibinabaon dito sa bahaging ito ng reklamasyon. 17 meters po, no, yung lalim ng kanilang pagbaon dyan. Kaya naman po, ibig sabihin talagang inaayos po nila, no, yung paggawa ng reklamasyon na to. Hindi basta-basta, kasi talagang mini-make sure nila na in the future, kapag malagyan nga to ng mga matataas na gusali, ay maging matibay po, no, at magkaroon ng walang aberya. Ayan. So yan, makikita ninyo, ganyan po yung kanilang actual na paglalagay ng paper drain. Ayan. So makikita, gamit nga po itong heavy equipment na to na merong mahabang crane po, no. So yan po yung nagtutusok sa kailaliman itong mga itinambak na buhangin na to. Makikita nyo po yung mga rolyo-rolyo na kulay dilaw na yan. Diyan po, yan po. Ayan, makikita nyo dito, no, na napakaraming kulay puti na nakatusok po, no, dyan sa bahagi yan. So yan po yung mga paper tray na kanilang ikinakabit o itinutusok dito. So para lang po din malaman po ng iba, no, kung kasi yung iba ay talagang nangangamba rin po, no, sa kapasidad nitong reklamasyon na to, kung ito ba ay matibay pagdating ng mga sakuna katulad ng lindol, no. But pinag-aralan naman po nilang lahat ito ng mga engineer dito, ng contractor po, no. Kaya magsasabi natin na mukhang matibay naman po itong kanilang ginagawang reklamasyon na to. Example lang dyan is itong bahagi ng MOA dito sa May Parañaque pati sa Asiana City, no, ay hanggang ngayon ay nananatiling nakatayo kahit na medyo nakakaranas tayo paminsan-minsan ng paglindol dito sa kamay nila. Yun lamang po at maraming salamat.